May natagpuan ng Special Investigation Task Group na mga marka ng rifle bipod sa elevated area kung saan pinaniniwala ang pumuesto ang bumaril kay Tanawan Batangas Mayor Antonio Halili. Ang bipod ay ang two-legged stand o support na ginagamit sa mahabang uri ng baril para maging matatag at pirmi ang shooting position ng isang shooter. Sa sukat ng butas na pinagsuotan ng baril ng shooter, posibleng iron sight lang ang ginamit ng shooter para asintahin si Mayor Halili. Sa simpleng salita, yung nakausling metal sa dulo ng baril lang ang ginamit ng shooter sa pag-asinta sa alkalde. Ibig din sabihin, hindi gumamit ng optical sighting device o scope ang salarin. Base raw kasi sa laki ng ginawang butas ng shooter sa damuhan, hindi raw kakasya ang scope rito. Haharang din daw ang talahib sa line of sight ng shooter kung sakali. Sa patuloy pa nilang pag-iimbestiga ayon sa source, full metal jacket o mababang uri lang ng bala ang ginamit sa pagbaril sa alkalde. Kung special ammunition daw kasi, malaki ang posibilidad na tatagos ito sa katawan ng tinamaan at hindi madudurog sa loob gaya ng nangyari kay Mayor. Hindi raw bababa sa limang jail, papasok at palabas sa pinwestuhan ng shooter ang natagpuan ng SITG. Sa dami raw nito'y hindi nila ngayon malaman saan dumaan ang shooter. Pero isa ang malinaw, hindi raw yun ang unang pagkakataon at malamang daw ay makailang beses na itong pinwesto ka ng shooter bago isagawa ang pagbaril. Patunay na ang mga nahawi at napantay ng mga talakib papasok at papalabas sa shooter's nest. Kasama na rin ngayon sa iniimbestiga ng SITG ang anggulong may inside job. Bihira na lang daw dumalo sa flag raising ceremony si Mayor Halili. Kaya tingin nila'y may timbre sa gunman na dadalo noon si Mayor. Mas malinaw na kuha ng CCTV sa City Hall. Makikita ang isa pang anggulo ng tamaan ng bala si Mayor hanggang sa takbuhan ng mga tao sa paligid niya. Kita ring nakatingala ang mga armadong gwardiya ng alkalde habang hinahanap ang gunman. Lumalabas naman ang ilang anggulo kaugnay ng motibo sa pagpatay kay Halili bukod sa kanyang shame campaign na ginagawa sa Tanawan. And yung mga land disputes, yung isa pang ginagawa na pagparada ng mga or yung shame campaign niya na ginagawa before. Kung ding siyang nakaaway na former general na yung mga high ranking at meron din yung alleged lang naman yon yung with regards to involvement niya sa illegal drugs. Ibinunyag naman ni Senador Ping Lacson na may hinala ang pamilya Halili na ang gobyerno ang nasa likod ng pamamaslang sa alkalde, bagay na pinabuluanan ng Malacanang. As indicated to me by the family when I visited yesterday afternoon, may ini-imply sila na may mga indicators na posibleng na parang may pabintang silang ibinibigay sa pamahalaan mismo. That's a speculation. Question? Unfounded at that. Because apparently, iba't ibang aspeto ngayon ang lumalabas sa pag-imbestiga kay Halili. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.